Gumising ako na makulimlim ang kalangitan. Parang babagsak ang malakas na ulan. At hindi nga ako nagkamali. Pupunta ako ngayon sa post office. Bigla nga itong sumulpot yung bus ng sasakyan ko kaya nataranta ako. Ang ulan na may kasamang hangin ang pinakaayaw ko sa winter. Lalo na paglalabas ako sa bahay. Sinusulat ko yung pangalan ko at nag-iemot ako sa loob ng bus. Nasa loob ng mall yung pupuntahan kong post office. Nagpadala kasi ng package ang fiancé ko sa akin. At meron ngang naging problema. Iba kasi yung number na binigay ko sa kanya. Alam ko naman ako ang may mali pero sinisi ko pa din siya. Usually kasi nagbabayad ako ng tax sa post office pag dumating yung package niya. Dahil mali nga yung number ko sa resibo, hindi nila ako matext ng control number. Naka 12 days na yung package niya sa Tel Aviv. Nangamba akong ibalik nila sa US at baka mawala. Hindi ko alam kung anong gagawin kaya pumunta ako dito. At ang sabi nila wala silang control kaya wala silang magagawa. Buti na lang may number pa ako nung taong huling nag-deliver sa akin. Sabi niya sa akin ay tumawag lang ako sa 171 kasi sila lang yung makatrack ng aking package. Kaya tumawag agad ako sa kanila. Nahirapan nga ako kasi Hebrew yung salita nila. At nung may sumagot, hindi din nagsasalita ng English. Kaya napilitan tuloy akong gamitin ang hilaw kong Hebrew. Sabi ng babae sa akin, hindi niya na mapapalitan yung phone number ko. Kaya antayin ko na lang daw yung sulat na darating sa mailbox namin at nagsasabing may package ako. Kaya umuwi ako na malungkot at basa dahil sa ulan. Isa na namang nakaka-frustrate na araw to. At umulan pa nga ng yelo nung nakauwi na ako.